Mayong adlaw sa mga pinalangga namon nga mga followers and subscribers. Subong adlaw, we're going to have a tutorial sang pag-transfer sang sininga plant. This one, ang purpurea into this one. What I'm going to do is, I'm not going to use a sphagnum moss. May sphagnum moss man kung agamiton, but wali ang iyagid media is, I'm going to use a river sand. Kay mostly kalaban na namahalan sang sphagnum moss, if especially amunika dako nga patbe. So magasto sa ano sa sphagnum moss, and knowing sphagnum moss it's a bit expensive in the market. So what I'm going to do is we're going to combine sphagnum moss, river sand and coco peat. Kahit papaano ma-lessen natin yung gastos. Wala namang problema sa plant, yung media mo is river sand. Okay? So let's do this. Purpurea. Empty pot dito natin ililipat 'yon, yung ano, yung purpurea, and this one is coco peat. Ano na hugasan ko na. And take this one. It's river sand. Make sure na river sand gid ang inyong gamiton. Yung iba ginagamit are those sands from ano ba sa beach. So much better to make sure na river sand. Kasi dito sa amin sa subdivision namin, yung katabi lang namin sa subdivision is the Lupit River. So doon ako kumukuha ng ano, ng river sand. So I'm sure na 100% it's river sand. Yung gagamitin kong ratio is 60% na river sand, 45% na coco peat, then the remaining is sphagnum moss as toppings, and sphagnum moss rin ilalagay dito sa ilalim ng pot just to make sure na hindi mag-erode yung soil. But I had said earlier, ilalagay mo yung sphagnum moss sa ilalim, yan. Just to make sure lang na walang ano, hindi mag-i-erode or tawag nito, sa ilonggo pa, hindi, blada mag-ano, ilonggo man. Sa hiligay nun, because ilonggo is people. Sa hiligay nun pa, hindi bala mag-ano, mga balas or mga soil, so just to prevent them. Then, i-mix ko yung coco peat. With river sand. O, yan. River sand na yan, ha. O, yan, oh. O, mix. Teka lang. O, yan. Actually, guys, yung river sand na to, I already washed it almost mga 20 times. Kasi yung time na paghugas ko, it was raining. So, I took the opportunity na hugasan na lang yung, ano, yung river sand. Okay, so, imi-mix mo yan. You can also mix perlite. You can also mix pumice kasi mas cheaper yung pumice kaysa perlite. Okay. Ang nanotice ko pag ginagamit na ko ng river sand, hindi masyadong minamites yung tanim. So, ubusin na natin ito. Hopefully, kasya dyan. Yun. After mo ng mix, actually, nalagyan ko na kanina. Hindi ko lang na-videoan. Lagyan mo ulit ng pumice. Yan. Mixed again. Kasi yung ano, yung pumice serves as an aeration para mabilis yung tumubo, yung ugat na mix na. And of course, kaon. I-move that. Alright. Ayan. Lagay na natin. Wala. Do damo ni nabutang ko nga. So, ayan.
So, tawa bala sa sobrang niya naka dako sapat nag ano na nagugat na. Inay-nayon ta lang ni pag kakas. Okay. Yun. Alright. Butang tanasa sa iya nga bago nga pat. Wait. Op, op. It's done. Nilalagay ko lang yung sphagnum moss as toppings just to prevent then the erosion. Kasi pag umuulan, lalo na pag malakas yung ulan, pag ito yung ginagamit mo, yung ano, yung sand or the kukupit, nag-ano yan, nag-ano sa hiligay noon, it's galap tabla. May sphagnum moss just to serve as protection. Ito na siya sa bagong pot niya. Yun. Okay.